natin si... Mabilisang dekada na ng madalas sa ang Super Typhoon Yolanda, pero hanggang ngayon ay dama pa rin ang pinsala at trauma na iniwan ng bagyo sa Kabisayaan. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-alaala sa trahedya na patunay raw sa katatagan ng mga Pilipino. Nasa front line ng balitang yan si Maricel Halili. Siyam na taon na ang nakalipas mula ng limasin ng Super Typhoon Yolanda ang libu-libong buhay at ari-arian sa Tacloban City. At sa paggunita nito ngayong araw, personal na nagtungo si Pangulong Bongbong Marcos sa Holy Cross Memorial Garden sa Tacloban kung saan inilagak ang karamihan sa mga nasawi. Mahigit 6,000 individual ang pumanaw dahil sa hagupit ng bagyo, pero ang Pangulo, kumbinsidong mas marami pa ang bilang ng mga nasawi. I've questioned it from day one. Of course, 6,000 plus, ang sabi nila. It's not 6,000 plus. So, what do you say, ilan do, sir, to really determine the number of casualties of Yolanda? Oh, it's too late. It's too late. So, naniniwala daw siya na hindi 6,000 ang namatay doon sa Yolanda. Nung tinanong siya ilan, it's too late. Hindi na natin malalaman yun. Oh, basta hindi 6,000. Okay, maintindihan natin. You are late, sabi ng Pangulo, marami ang nagtatanong kung bakit kailangan pa ang ganitong programa. Gayong halos isang dekada na ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedya. Marami na rin daw sa mga taga-Leyte ang nakabango na at natutong mamuhay sa kabila ng pagluluksa. Pero sabi ng Pangulo, mahalagang ipaalala sa mga Pilipino kung gaano tayo kalakas at katapang. For those thousands, those countless thousands, we come here, we commemorate. Because if we no longer commemorate, their memory dies. And it is only up to us to keep that memory alive. Because as I said, in a way, we were told to forget about them. And we will not forget about them. And we cannot forget about them. And I know we do not forget about them. Pinasalamatan din ng Pangulo ang mga miyembro. Ba't kayo ganyan? Ang galing ng speech. Totoo naman. Ang galing ng speech. Oh. Gayang-gaya niya yung tatay niya. Hindi mo napansin? Gayang-gaya niya yung tatay niya sa speech. Di ba? Ang galing. Ng diplomatic corps at non-government organizations na laging nandyan sa oras ng kalamidad. Kamakailan lang, niragasan ng bagyong paing ang ilang lugar sa Visayas. Kaya nga bago magtakloban, dumaan muna si Pangulong Marcos sa Antique na isa sa mga tinamaan ng bagyo. Sa situation briefing kanina, iniulat ni Antique Governor Rodora Cadiao na maraming residente ang matitigas ang ulo, kaya may namatay dahil sa bagyo. Linawin ko lang ha doon sa speech. Maganda ho yung speech niya. Hindi ako nagbubula. Maganda. Parang ang tatay niya eh. Di ba? Parang malalim. Magaling, magaling. Yung paing. Pero hirit ng Pangulo, hindi dapat sisihin ng mga residente. Sabi, pero sa mga biktima sa martial law, move on na ang sagot. Ah, tama nga naman. Actually, sabi niya kasi doon sa Yolanda, kasi alam natin na sumabit doon sa Yolanda mga dilawan. So, kailangan natin alahanin ang mga nangyari doon sa Yolanda kasi mga dilaw na may kasalanan. Pero pagdating sa martial law, move on na daw. Pwede. Galing ha. Feeling ko may creative direction itong mga nangyari na to. Ha? Creative... Basta communication na ipatawid niya sa taong bayan. Dito na niya binigyang diin ang halaga ng preemptive evacuation at ang pagiging masigasig ng mga LGU na kumbinsihin ang kanilang mga nasasakupan. Ang iba pong namatay dyan, ayaw pumunta sa evacuation, hinahabol nila yung mga baka nila. Dahil yung grazing ng baka malapit sa river. So apat yataan namatay na hinahabol yung mga baka nila kasama yung mga kamag-anak. Hindi matikas ang ulo din at ganyan talaga ng everywhere. Everywhere ka po. Oo nga naman, si Gob naman o. Sabi ng gobernur, alam mo kaya marami ding nadali dito sa bagyo kasi may iba mga kababayan natin tigas ulo din eh. Actually hindi lang naman natin nakikita yan doon sa probinsya eh. Kahit dito sa Maynila, yung pagka sinabi ng evacuate, minsan may tigas ulo din, di ba? Sabi ng gobernador, tigas ang ulo. Okay?
Sabi ni ating Pangulong Marcos, hindi tigas ulo, ganyan talaga yung mga yan. Hindi matigas ulo niyan, ganyan na talaga yung mga yan. Hayaan nyo na. Pabayaan nyo na. Ganun talaga buhay. Punta, problema ang evacuation. Ayaw nilang iwanan yung bahay nila. Oo nga naman. Kayo naman eh, ayaw nga iwanan yung bahay. Hayaan nyo na, huwag nyo nang ano. Pisado nyo naman pinipilit pa eh. Siyempre, you cannot blame them eh. Oo. Pagka huwag nyo nang silang i-blame, kayo namang mga gobernur, oh. Bakit nyo i-blame sila? Ha? O, kita nyo, di ba? Dahil doon, marami sa kanilang na disgrasya. Marami sa kanya nalubog sa, ano, natabunan dahil sa baha. Huwag nyo nang ina, ano, masyado naman kayo, eh. O, pakila meron kayo sa buhay na may buhay, eh. Ha? Ayaan nyo na! Hindi sila matigas ang ulo. Ganun lang talaga ang buhay. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng relief sa mga na... Huwag niyong pinakikilaman! Kung ayaw nila umalis, huwag niyong pakilaman! Sa lanta ng Bagyong Paeng sa probinsya. Nagsagawa rin siya ng aerial inspection. Yan, tinatawag na false empathy. Di ba? Para naman sabing, nakikidalamhati ko sa inyo, nakikidalamhati ko sa inyo, Alam mo, eto lang masasabi ko sa inyo, ha. Ang salitang pag-ibig. Oh, naku po, malalim to, malalim. Makinig kayo, ha? Makinig kayo, mga magulang! Hoy! Makinig kayo, mga magulang! Ang tunay na pag-ibig ay hindi ho konsintihin ang ating mga anak sa mga gawain na sa tingin natin mali. Diba? Ang tinatawag natin dyan ay ang salitang tough love. Kailangan talagang sitahin natin minsan ang ating mga anak. Minsan nga don't spare the rod. Sabi nga, ika nga ng Proverbs, diba? Don't spare the rod sa ating mga anak para sila ay madisiplina. Marirealize din nila ho yan. Pagdating ng future, marirealize nila yan at maintindihan nila kung bakit kailangang sumunod. Pero kung kayo mga magulang, makinig kayo dito, ha, mga magulang. Asan yung mga magulang? Taas yung kamay yung mga magulang. Ha? Ang ibig ko sabihin ng magulang, hindi magulang, ha. Magkaiba ho 'yon. Dalawang klase ng meaning ng magulang. Parents at saka magulang. Okay, magkaiba ho 'yon, ha. Parent at saka magulang. Okay? Magkaiba 'yon. Pero meron din namang magulang na magulang talaga. Oh, malinaw. Nakakaintindihan tayo. Kung kayo magulang, pag kinonsinti ninyo ang anak ninyo na maaaring ikapahamak nila, aba, hindi nyo ho mahal ang anak ninyo. Ha? Kunwari, halimbawa lang, yung anak nyo biglang umiyak. Diba, umiyak. Daddy! Kaspidalo ako ni nanay! Pinalo ako ni nanay! Bakit, anak? Kasi kinuha yung iPad ko, naglalalo ako, naglalayo ako. Ikaw naman, tatay, gusto mo siyempre maging ano, paldo sa anak mo para mas maging daddy's girl o daddy's boy yung anak mo, di ba? So, bakit mo naman kinuha yung iPad? Ibalik mo yung iPad! Ayaw, balik nung nanay yung iPad. Ginawa mo, binilhan mo ng iPhone 14 Pro Max. Para ipakita dun sa anak. O, tamo na! Ako, mahal kita. Sabi naman ng anak, mahal talaga akong tatay ko. Tataka-taka yung tatay ko. Iniyak ang gulang. Pinayagan ako. Magraro na ako ng ano, cellphone ko. Hindi na ako mag-aaral. Ano ibig sabihin noon? Konsintidor. Pag konsintidor ka, ano mangyayari? Di ba? Ibig sabihin, hindi tunay na pagmamahal ang tawag mo doon. Hindi tough love ang tawag mo doon. Ha? Ang tawag mo doon, false empathy. Ha? False. Mali. Hindi ganun. Okay? Yun lang. Gusto ko lang sabihin. Kasi Mr. President, kung mahal mo talaga ang ating mga kababayan,
Sana ho eh sinuportahan niyo yung statement ng ating gobernur at sinabi ninyong sige, gagawa natin ang paraan niyan. Bakit? Kanyo. Ang ating presidente. Naalala niyo noon? Ano sabi ng presidente natin? Sino yung ayaw magmask? Hulihin nyo nga. Eh kung malambot kang presidente, kunwari weak ka, kunwari lang naman weak ang presidente natin nung time ng pandemya, huwag nyo nang pinakikialaman yung may ayaw magmask. Kayo naman, nahihirapan nyo huminga eh. Yung mga kababayan natin, hirap na hirap na huminga eh. Hirap na hirap na sila eh. Diba? Pero yung CPRRD, ayaw magmask? Hulihin nyo. Ano ba? Ayaw magpabakuna? Hulihin nyo, huwag sila lumabas. Huwag sila lumabas. Hayaan nyo sila sa bahay nila. Ayaw magpabakuna, baka mo. Naalala nyo yun? Ayaw magpabakuna ng mga tao? Huwag kayo lumabas. Yung mga bakunado lang pwedeng pumasok sa mall. Mga bakunado lang pwedeng sumakay sa transportation. Huwag kayo lumabas. Isipin mo na lang, kunwari. Kunwari lang naman. Ang presidente natin during na pandemya, weak. Ayaw magpabakuna? Ayaan mo na, karapatan nila yan eh. Kalayaan nila ang hindi mabakunahan. Karapatan nila yan eh. Diyan sila masaya eh, karapatan nila yan. Huwag yun ang pinagbabawal na mabakunahan sila. Naintindihan nyo na pinagkaiba? Hindi kailangan pa ba na ispilingin? Kita nyo nga ah, alam nyo ho ba, dahil sa maraming nabakunahan sa atin, isa tayo sa mga mabilis na mabilis talaga na naka-recover pagdating sa ano. Ang pinagkaiba lang natin, masyadong stricto ang ating gobyerno nung time na yun. Di ba? Na may mask pa rin. Pero sabi ko nga sa inyo, sa Europe, hindi nga stricto doon, di ba? Pero honestly, yung sabi ko nga sa inyo, doon sa nagtuturo sa amin, alam ko may COVID siya. Kasi bantakin mo, lahat ng symptoms ng COVID, meron siyang sakit sa lalamunan, hindi siya makapagsalita na, talaga nagtotonsilitis, sinisipon siya, inuubo siya, nilalagnat siya. Pero tuloy-tuloy pa rin ang biyahe namin. Lahat tuloy kami nahawa. Di naman kami pwede magreklamo, may COVID yan, magpatest muna, ayan, bago sa amin na no. Hindi pwede namin reklamo ng ganun, di ba? Pero hindi ho yun ang tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal, gagawin mong stricto sa anak mo kasi ho, mahal mo yung tao para ayaw mo siya mapahamak. Diba? So, ganun din ho doon sa baha. Kaya natin sinasabing, matitigas ang ulo niyan. Kailangan namin ng suporta ng national government. Sabi siguro ng governor. Sabi ng governor, kailangan namin ng suporta from the national government kasi ang titigas ng ulo ng mga mamamayan namin. sabi ng presidente, hindi ba tigas ang ulo nila? Hayaan nyo na. Ibang level si president. Nakakatuwa talaga. Ibang level, wandakin mo. Sa humihingi ng tulong yung governor kasi ang tigas ng ulo ng mga kababayan niya. Tapos sabi ng presidente, hindi matigas ulo niya, nayaan nyo na. Ibang level. Ang galing, ano? Nakakatuwa. Ang sarap mabuhay ngayon, no? Kahit ano na lang, gawin natin. Ayos na, no? Ang birang buhay ito. Performance will start momentarily.